yun, mga ka-Woody. Mga ka-Woody. Tuturo tayo ngayon kung paano magkabit ng concealed hedges. Po yan, bali, tatlong klase po yan. Kaso nabuksan ko na po yung isa nandito. May C1, C2, and C3. Ang C1 naman po is yung tinatawag na pullover. Pullover lap. Tapos yung C2 naman po, ito po yung tinatawag na half over. Tapos yung C3 is tinatawag na inset. Siyempre, gagamit tayo ng bit. Ang size po nito is 35mm. Gagamit din tayo ng barena. Ayan. Screwdriver. Metro. And eskwala. Siyempre, gagamit din tayo ng mask. And wala tayong salamin, kaya face shield na lang muna. Ayan. Siyempre, gagamit din tayo ng pako. Okay, pako. So ngayon, ipisahan na po natin. So, yan po. Galing po dito, sa dulo, 2.3. Yan po, bibitan na po natin. Ayan. Tapos kayo na po bahala kung gano'ng kalayo dito. 5. Ayan po. Ayan po siya. Galing po dito, papunta doon 2.3. Ito po. Pagaling po. Ayan po. Galing po dito, papunta doon 2.3. Yan. So, butasan na po natin siya. Tapos, galing po doon sa 2.3, itatapat nyo lang po yung pinaka-gitna niya. Ayan, tutusok nyo lang po doon sa may cross. Pag gusto niyo, pag alam niyo pong ano, pag pantay na po ito dito sa board, yun na po ibig sabihin, pantay, okay na po yung butas niyo. Kailangan po pantay yung pinaka ibabaw niya. Kapayin niyo po. Okay, pantay na. Ayan po. So ngayon, kakabit na natin yung concealed. At kailangan po natin ng eskwala para po bago natin siya ikabit. Ganyan nyo lang po siya. Dikit nyo po dito. And itong dulo naman po, idikit nyo dito. Yan. Dikit nyo lang po ng ganyan. Tsaka po, nyo guwitan yung pinaka. Yan. Pag nadikit nyo na po dito, yan.
Tsaka nyo napagawitan yung tornilyuhan. Okay na po. Nagamit na po kayo ng pako para po lamatan yung naka-screw. Yung screwdriver natin. So, kaya na po, nakakabit na. Nakakabit na po. At pag magkakabit po kayo nito, huwag niyo pong kakalimutan i-adjust to. Ito po, 'yan. Igitnaan niyo po siya. Tingnan po, wala po sa gitna. Igitnaan niyo po siya dito. Yan. Igitnaan na po. Okay na po 'yan. Huwag niyo pong kakalimutan 'yan bago niyo ikabit. Gagawa pa po tayo dito sa kabila. Gagawa naman po tayo ng guide. Kasi po, pag ganito lang po, minsan sumasayaw po yan. Papakita ko po sa inyo. Tulad nito, mga dati pa yan. Pag ginanyan nyo lang po yan, sasayaw po yan. Ayan po. Mawawala po yan. Pupunta po yan dun. Pagkatulad po ng ganito niya, mga ampaw, yan. Mangyayari po yan. Ang katulad ng mga ganyan po, magbabago po talaga yan. Yan. Kaya ang gagawin niya po, gagawa po tayo ng pinaka-guide niya. Ito ang gagawin natin guide niya. Yan. Ipit lang po natin siya. Sukatan po natin siya ng 2.3. Sukatan na po natin siya. Pubutasin po natin siya hanggang dun sa kabila. Butasin po natin siya hanggang ilalim. So yan, butas na siya kabilaan. Ito, sakto na yan, 2.3 yung pinakagitna. Yan. May guide na tayo ngayon.
sagad nyo lang po siya dito. Kung nasukat nyo na pa ganito, sagad nyo lang po siya dito. Yan. At ipantay nyo lang din dito. Sagad nyo po siya dito. Tsaka dito. Para may gid na kayo. Yan na po yung pinagay niya. Hindi na po kayo magsusukat dun. Yan. Sakto na po yan. 2.3. Yan. Sinukatan nyo na po yan. Ang kailangan nyo po dito is F-clamp. Kailangan na kailangan nyo po yan dito. Para hindi po gumalaw. Yan. Inko. Saka naman. Dalawin na po natin siya. Lamatan nyo lang po siya na para hindi lang po siya gumewang pa ganun. So yun, nalamatan ko na. Tsaka ngayon, babarinahan natin ulit. Kahit konti lang po para hindi lang po ito sumigsag pa ganun, gumanon po. Gumanyan. Kasi po, masisira po yung project nyo once na gumanon. Kaya kailangan natin ng ganito. Ayan na po. Na. Nakabit na po natin yung dalawang conceal. Kung ayaw nyo naman po ng iskwala, pag mahabaan na po yung ginagamit nyo dito, ganito lang po. Yan. Yan parehas. And gagamit po kayo nito. Yung straight po yung dito, yung pantay. Para igaganto nyo po. Yan. Idikit nyo po. Parehas. Yan dyan. Para po pantay. Kasi pag hindi nyo po ginanyan, o kaya iniskwala dito, tatabi nyo po yan once na. Gaganyan po yan. Gaganon. Gaganyan. Yan. Kaya kailangan po. Yan. Dikit nyo ng kahoy or iskwala nyo. Yan. Saka ngayon, gugwitan. Ito, iano dito. Yan. So, pag nabutasan nyo na, kanina, di ba, ginamit ko, pako. Ngayon, ang gagamitin ko naman po, barena. Ayan po, gagamitin natin. Isa pa ako. Kung may barena pa po kayong isa. Yan, butasan na po natin siya. Kung may isa pa po kayong barena, gumamit na lang po kayo nito, screw bit. Yan. Ito po is magnet lang po yan. Yan, magnet lang po yan. Ito po yung screw bit. Yan, magnet na. Para po dumikit yung ano. Yan. Hindi po siya nahuhulog. Kasi pag once na dito lang po yan, sa dulo, ayan po, nahuhulog. Nahirapan po kayo. Ilalagay ko po yung link na ito. Sa Shopee ko lang din po nabili. Ayan o. Ayan, nahuhulog o. Pero pag dito lang po, ayan o, hindi siya mahuhulog. Pag ito lang, mahuhulog yan.
Oh, nahulog siya, guys. Dahil may isa pa po akong barena, dito ko siya ilalagay. Ayan na po. Wow! Ayan na. Nakakabit na po siya. Kaya po, kailangan nyo po ng ganito. Gumawa na lang po kayo. May mga spare naman po at kayo dyan mga kahoy or plywood dyan. Para mabilis po. Hindi na po kayo sukat na sukat. Kasi po, pag wala pong ganito, ang mangyayari po, yan, magiging ganyan. Kaya nyo panoorin nyo po. Susukat tayo ng 2.3. Kasi po katulad nito, mga ampaw. Kasi ordinary lang po to, hindi katulad ng marine. Yan, maganda po siya. Ayan po nangyari sa kanya. Gumaganon po siya. Oh, yan. Yan. Gumaganon. Alam mo? Kita nyo po yan. Gaganon po talaga yan. Kasi wala po itong masyadong laman. Kaya pag na ganyan, wala na. Sira na yung project nyo. Kaya sinasuggest ko po kung wala pa kayo nabibili. May nabibili naman po nung isang set na neto kasama na yan. Mabilisan. Pero mahal po. Mabot mo ata 1.18 yan, ganun. Pero kung gaya ko yun lang po gagawa, gumawa na lang po kayo ng ganito. Yan. Para hindi po masira yung trabaho nyo katulad ng ganyan. Ikiklip nyo na lang po siya. So, iklip po natin. Ipang po natin ulit. Dikit nyo lang po siya dito, pantayin nyo lang. Yan po, pag nalamatan nyo na, yan ha, dire-diretso na lang po. Ang galing nyo na yung hindi katulad na ito. Gumaganon siya, guys. Tama, ang layo na ng butas. Ang layo na po ng ano. Napunta siya doon. Tama to po, sakto. Oh. Sakto po 'yan, paikot. Katulad nito, lumilis siya. Pag lumilis siya, wala na, wala kang magagawa dito. Mamasilya mo na lang 'to. Kaya magpapait ka ng pinto. Sira na 'yung trabaho mo. 'Yan po. So, 'yan po. Nagtanggal po tayo ng isang pinto para pakita sa inyo paano ako nagkakabit. Ang ginagawa ko po pag ganyan, kinakalangan ko po nito. Di ba yan po nakaganyan? Dito po. Yan. Kinakalangan ko po ng luler. Dito. Yan. Didikit nyo lang po siya pag ganyan. Yan. Ayan na po yung pinaka-allowance niya. And gaganan nyo na po siya. Tsaka nyo po guguwitan yung pinakabutas. Butas na dito. Guguwitan nyo na lang po yan. Mag-i-screw ko po kayo, yung pinakauna. Dito po kayo mag-i-screw yung may adyasan. Yung bilog at tsaka yung oblong. Ayan. Para po may adjust nyo siya pababa, pataas, pababa, pataas, na ma-adjust nyo po siya. Dito, ito lang po na yung i-screw nyo. Kahit tag-isa lang po baba, taas. Isa dito, tapos isa rin dito. Yung pinaka, yung oblong lang. So, yan na po.
Ayan po, nakikita nyo siya, di ba, hindi pantay. Itong dalawa. Ito. Ayan, pati dito. Ayan, hindi pantay. Ayan. Bukas natin. Ayan. Hindi pantay. Ang gagawin nyo po, buksan nyo po. And, nakita nyo po yung, di ba yung tinuruluyan natin na oblong na yan? Tsaka ito, sa taas. Nag-isa lang po sila. Gagawin nyo po, nakagitna yan. Yan. Ayan, nasa gitna siya. Gagawin nyo po, luwagan nyo lang po, baba, at saka yung taas. Ayan po, luwagan po natin. Ayan, pag naluwagan nyo na po siya, tsaka nyo po siya iangat. Yan. Di ba po? Kaya po siya oblong. Huwag nyo pong tuturnilyuan dito kaagad. Kasi hindi nyo po siya maaangat baba. Yan. Yan naman po yun. Yan o. Yan. Tulad nyan. Pati dun sa taas. Yan. Higpitan na po natin. Higpitan na po natin. Yan. Siya na po kayo. Nakakalawa madumi na eh. Wala po akong sample na pagkakabitan ngayon eh. Sa kwarto lang po ni ate to eh. Matagal na po yan. So yan oh. Pantay na po siya. Ah, tingnan po natin dito sa ilalim. Ayan oh, pantay na po. Pantay na. Para dun po yun yung ano na yan, yung oblong. Paano naman po kung hindi pantay ito? Itong pinaka guwit niya. Ayan. Paano naman po yan? Ito po ang gagalaw dyan. Ito. Ayan, dalawang yan. Pag inikot nyo po yan, hinigpitan nyo po yan. Yan, tama nyo po. Hinigpitan ko. Ayan, katulad nyan. Pagkabit nyo, ganyan. Nakapatong. Hindi siya pumapasok. Ayan. Hindi siya pumapasok. Tapos dito, malaki. Ayan o. Ayan. Ang gagawin nyo lang po dyan ulit, pag ganyan, pag unang kabit nyo, pag ganyan, hindi nyo po tatabasan yan. Adjust nyo lang po yan dito para magpantay. Ikutin nyo lang po ulit to. Paluwag. Yan po. Yan. Ganun din po ito sa kabila. Yan po, sabay yan. Ito po yung nagbibigay ng allowance sa kanya. Yan. Pag sumobra naman po yan, didikit yan dito sa likod. Ayan, tulad yan. Sumasabit. Oh, sumasabit po yan. Oh, sumasabit siya. Gagawin nyo, igitna nyo lang po yung ano, yung pinaka ito. Higpitan nyo lang po ng konti. Ayan. Chesya na po kayo magalaw. Higpitan nyo lang po yan. Sakto nyo lang po. Ayan. Alahate. Tapos dito rin po sa taas. Makita. Ganun din po. Yan. Kita nyo lang din po yan. Papantay na po yan. So, yan na po. Yan. Yan. Adjust na yung dalawang yan. Yan. Pantay na po yan. Ayan o. Kung gusto niya po pong dikit tong allowance na to, ikutin niyo lang po ulit yan. Higpitan niyo lang. Medyo ilubog niyo pa siya. Ayan. Kung gusto niyo dikit pa tong allowance niya, taas. Ayan. Urong niyo lang po ulit yun. Higpitan niyo lang po. Ididikit po natin. Konti.
O, ayan po. Dikit na po siya. Ayan, ma-encounter niyo po yung ganyan. Yung malaki. Malaki yung ahong niya dito sa ilalim. Ang i-adjust niyo naman po dyan, ito. Di ba kanina po, pinagitna ko yan. Para may adjust niyo siya ng papunta dito. Ma-adjust po natin. Luwagan lang po natin siya, tiyan niyo pa. Ayan o, ma-adjust po yan. Ayan. Ma-adjust po siya. Ayan niyo po pag sinarado natin. O, ayan. O. Galaw niyo na po. Ganun din po. Pag inangat niyo yan, o, ayan. Ay, nahulog yung screw. Ayan, ganyang kalaki. Pag niluwagan niyo po yon, tulak niyo lang po. O, ayan. Medyo ipapasok-pasok nyo pa po. Oh. Ah, 0-0 na yan. Konting alawas. Wow! Tapos higpitan nyo na po siya. Pag ganyan nyo, higpitan nyo na po yung tornilyo. Yung tornilyo na yan. Higpitan nyo na po. So, ayan na. Okay na. So, ayan na.